Mahilig ba kayong bumili ng libro sa ibang bansa o di kay may balak i-jailbreak ang inyong mga smartphone? Nangangamba po isang grupo na posibleng pagbawal na mga yan kasunod ng pag-amyenda sa Intellectual Property Code. Saksi si Teresa Andrada. Sakit ng ulo raw talaga para sa gobyerno ang pamimirata. Hindi lang na mga CD at DVD, kundi pati na mga bag at mga libro. Dahil sa talamak na pamimirata sa bansa, minsan lang napabilang ang Pilipinas sa mga notorious na merkado ng mga pirated products sa buong mundo batay sa report ng US Trade Representative. Yan ay kahit matagal nang ipinatutupad ang Intellectual Property Code o RA 8293. Kamakailan ipinasa ng Senado at Kamara ang amyenda sa batas para mas mapaigting pa raw ang pagsugpo sa pamimirata. Pirma na lang ng Pangulo ang kulang para mapatupad ang amyenda sa batas. Pero ang internet rights group na democracy.net.ph nanawagan sa Pangulo na huwag itong lagdaan. Sa pag-amyenda kasi sa batas, anila, inalis din daw ang karapatan ng publiko na mag-angkat ng mga libro, musika at iba pang uri ng media. Pati raw simpleng pag-jailbreak o pagbago sa sistema ng isang smartphone para makagamit ng mga third-party application, maituturing na rin daw na krimen. Pero ayon sa Intellectual Property Office of the Philippines, walang dapat ikabahala ang publiko. Mas pinalawig pa nga raw ng mga amendment ang bilang ng mga librong maaaring ipasok sa bansa. It can bring in as many as you can, provided it is not fake. Mm-hmm. And if it's your personal use, or charitable, or let's say, the Sasquilanca. Hindi rin daw ipinagbabawal ang pag-jailbreak ng smartphone o tablet. Ang mali raw niya ay kung mga hack ang isang user para mag-download ng isang application na merong bayad. Halimbawa, there are several apps that are available. Yung libre, legal yun, give it away, walang problema doon. But meron din apps na hindi libre, na Apple apps. Kung na-download ka nun, to download that, you hack your OS in the cellphone mo. Pinalitan mo siya. So what you are doing in effect is what we call the circumvention of a technological preventive measure. Sa inaprubahang amyenda sa batas, tinaasan ang penalty sa hacking mula 1 hanggang 3 taon, sa amended version, 3 hanggang 6 na taong pagkakakulong na ang parusa. Tiniyak naman ng palaso na masusin itong nirerepaso ang batas. Well, every bill, every enrolled bill that comes to the Office of the President has 30 days to sign a particular bill. Otherwise, it is deemed as passed without the President's signature. So it still will lapse into law. Teresa Andrada ang inyong saksi.